ang bagyong Tisoy? Ay, yung nagdaang bagyo? Opo. Kasi yung in-stop ko yung earthquake, nagalit man sila. Binasa ko ng napakarami. So, baka i-stop ko yung bagyo, baka magalit na sila. Magalit na naman. So, pinabayaan na lang natin. Mag-pray na lang tayo na yung bagyo lumampas na lang. O, hindi na yun, di normal na. So, tulungan na lang natin yung mga nasa lanta ng bagyo. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi pag pinistop mo, magagalit. Pag hindi mo pinistop, nagagalit din. So, manalangin na lang tayo, mga kapatid, mga kababayan. Manalangin na lang palagi na kahit may mga kalamidad na nangyayari kasi yung nga, Lord, ngayon, may mga judgment, bucket of judgment, kahit saan. Marahin na lang tayo na tayo maging handa, tayo ay bigyan na lang ng protection ng mga kalangin. Yan ang pinapanalangin ko ng mga kababayan natin na dadaanan ng mga kalamidad, proteksyonan, pagpalain, at kung may mga kasiraang nangyayari, nandito naman tayo na tutulong sa kanila. Sana mong paraan tulad ng mga earthquake victims, ito yung mga typhoon cyclone victims, nandun tayo kahit papaano. Tutulungan po namin kayo. Hindi so, mag-i-stop yung tulong niyo, Pastor? Hindi i-stop ang tulong. Ang di may stop dyan, yung tulong namin sa inyong mga kababayan. Kasi panata ko yun na sa mga makalangin. Tayo ay nakakatulong sa ating mga kababayan, kapwa. Walang qualification yun, ha. Hindi natin tinatanong kung ikaw ba, sir ka ba, ikaw ba, kasi dito ka. Basta nangangailangan po kayo ng tulong.